Sumahin niyo ang Panginoon. Mga giliw kong kapatid, sa atin pong mabuting balita ayon po kay San Mateo mula po sa Kabanata 13, mga talata 31 hanggang 35, matutunghayan po natin ang tagpo muli ng pag-uulit ng talinhaga ng ating Panginoon patungkol sa talinhaga ng mustasa. Ano po ang mensahe sa atin, mga giliw kong kapatid, ng talinhagang ito? Alam po natin nung mga nakaraang linggo na nabanggit po sa atin ito ng ating Panginoon. Bagamat kasama ito ng mga talinhaga ng maghahasi, ngayon po, kahapon, nung nakaraang linggo, tayo po ay napagpangaralan ng ating Panginoon tungkol sa talinhaga ng kayamanan sa bukid, ng mahalagang perlas, at ng mga iba't ibang klase ng isdang mahuhuli sa karagatan. At ngayong araw pong ito, mga minamahal kong kapatid, matutunghayan po natin yung talinhaga ng mustasa. Ano po bang meron sa talinhagang ito? Ang talinhaga po ng mustasa, alam po natin na ang talinhagang ito ay nagmula sa buto ng mustasang napakaliit. At ano po yung mapapagnilayan natin sa ating ebanghelyong meron tayo sa araw na ito? Mga giliw kong kapatid, ang mabuting balita ay naghahangad sa atin na matanto natin na ang kaharian ng Diyos ay makikitaan sa maliit na butong ito ng mustasa. Paano po natin makikita ang kaharian ng Diyos at mapapalago at mapapayabong itong maliit na butong ito ng mustasa sa ating buhay? Nawa makita natin sa ating mga puso na ang mustasang ito na siyang maglalago sa atin patungo sa isang malawak na kaharian ng Diyos. Mga giliw kong kapatid, ang maliit pong bagay sa ating buhay ay maaaring hindi po natin napapansin. Maraming pagkakataon sa ating buhay na isang tabi lang natin ang mga maliliit na bagay. Hindi natin ito nakikita. Ngunit mga minamahal kong kapatid, ang isang santo na nagsabi, "Be extraordinary in ordinary things." Ang nagsasabi na kahit sa maliit na bagay, kaya mong madala ang iyong sarili patungo sa kabanalan. Mga giliw kong kapatid, ganito po ang tinasabi sa atin ng ating mabuting balita sa araw na ito, na kahit po sa maliit na buto ng mustasa, makita natin ito sa ating mga puso na nagsisimula sa ating mga sarili na makagawa ng mabuti kahit sa maliit na bagay. At nang sa ganun, makita po natin ang ating mga sarili na naglalakbay patungo sa kabanalan, patungo sa kaharian ng Diyos. Maaari pong maliit sa mata ng tao, ngunit tatandaan po natin, napakalaki nito sa mata ng Diyos. Sumayin niyo ang kapayapaan at nawa, mga giliw kong kapatid, sa simula ng linggong ito, naway kayo po ay maayos, may ligtas na kalagayan, malusog na karamdaman, at lagi pong sumasa inyo ang Panginoon. Magandang araw po sa kanilang lahat.